natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ng buong kapakumbabang loob ang ating mga nagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, sa Diyos, sa kaitaasan.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita, Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tungtunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawaing matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Utos ng buon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. May takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutong sila'y binubuhay. Sa
ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ay sa iyo nasasali. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa,
binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. At narinig naman po natin sa ating Ebanghelyo, hindi man present na binanggit ang Ama at ang Espiritu Santo, ngunit sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, binyagan. Sabi, may mga ilang naniwala at may mga ilang na hindi. At mga kapatid, itong dakilang kapistahan na ito ay napakahirap unawain. Isang misteryo. Ngunit sana sapat na ang mga panahon na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo bukod sa pagpapakilala ng kanyang sarili. Sana rin po mga kapatid na unawaan na natin ang kanyang mga nais iparating. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, itong mga nakaraang mga linggo, sunod-sunod ang kapistahan. Pag-akyat ng Panginoon sa langit, tapos ng nakaraang linggo, ang dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo, yung Pentecostes. At ngayon, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Sana nga, sabi ko nga mga kapatid, sapat na sana yung ibinigay na Panginoon na pagpapakilala sa kanyang Ama sa pamamagitan niya, kasi siya yung visible presence na nakasama ng mga alagad. Ngunit kahit hindi natin siya nakakasama ngayon, alam ko na nararamdaman ninyo ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga madalas, sinasabi ni Jesus, ako at ang aking Ama ay iisa. Ang kanyang kalooban ang aking ginagawa. Sana doon pa lamang yung paghahanda na tanggapin natin si Jesus na isinugo ng Ama, na nakipamuhay at naging tao kasama ng kanyang mga alagad. At alam ko't sigurado ako sa piling natin, naririto siya. Kaya ngayon, Emmanuel, nasa piling natin ang Diyos. Yung sapat na pananampalataya, ang tanging makakaunawa. Sapat na pananampalataya na ito yung katotohanan na mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, iisang Diyos. Kaya mga kapatid, sana huwag natin silang pag-awayin. Sapagkat hindi sila magkakaiba. At sa katunayan, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Pantay-pantay. At silang tatlo, sa diwa ng pagmamahalan, ay nabubuo bilang tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya nga sinasabi mga kapatid, ang tatlong ito ay perfect community. Kaya nga naalala ko tuloy yung commercial ng isang ice cream. At alam kong alam ninyo ito, yung 3-in-1. Pero may nadagdag. 3-in-1+1. At hindi ko naman sinasabi na tayo yung pang-apat na persona. Yung 3-in-1+1, tatlo sila, magkakaiba ng flavor. Pero isa lang ang binibigay, yung satisfaction. Yung maibigay nila yung lasa
ng bawat isa. Natikman mo na ba siya? Kaya 3-in-1 plus ikaw, ang tatlo sa pamamagitan ng diwa ng pag-ibig, nararamdaman natin ito. At ikaw yung magiging plus one na sana sa haba-haba ng panahon, sa tibay ng pananampalataya, sana nga sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ko naman sinabi na ikaw na yung ika-apat na persona. Ngunit sana sa pagpapadama ng pagmamahal nila, ikaw yung nakakatanggap ng sarap nito. At sa pagtanggap mo ng sarap na ito, ikaw na yung plus one na magbibigay ng iba rin ng lasa sa iba. Hindi ka hiwalay at hindi mo kailangan ihiwalay ang iyong sarili sa iba. Kagaya nila, kagaya ng tatlong ito, bagamat alam natin na merong ama na lumikha ng lahat dahil sa diwa ng pag-ibig, dahil sa pagmamahal sa ating lahat, ang diwa ng pag-ibig na ito na lumikha sa lahat, hindi pa sapat, ibinigay niya pa ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak upang makipamuhay, upang makasama, upang lubusang magpakilala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At natatandaan ninyo, bago siya iniakyat sa langit, mayroon siyang iniiwan. Bago ang lahat, iiwan niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. At sana kung narinig natin sila na pinahayo ng Panginoon, at ang paghahayong ito ay may kasamang misyon. Kapag dumadalo kayo ng misa, hindi ba siya sabi, humayo kayo. Humayo kayo. At hindi natatapos ang misa dito. Sapagkat sa inyong paghayo, ano ang gagawin nyo? Kundi sa paghayong iyon, kalakip ang misyon na nagkakaisang diwa na puno ng pagmamahalan. Kung naramdaman mo siya sa banal na sakripisyo ng banal na misang ito, hindi lang sapat na papa sa iyo ang pag-ibig na yun na ipinadama. Kaya nga, mga kapatid, sinabi, humayo kayo at binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero, natapos ba doon ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sinabi sa ating Ebanghelyo, pagkatapos sabi na binyagan nyo sila, sapagkat mahirap maunawaan. Ang sabi dito, turuan. Kaya nga, kapag dumadalo kayo ng misa, hindi nagtatapos doon. Kaya sinabi, humayo kayo. Humayo kayo. Kalakip ng paghayo ay ang misyon. Parang sinasabi rin sa ating Ebanghelyo, humayo kayo at binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero hindi nagtapos doon. Ang sabi, turuan. Turuan, sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kalakip ng paghayo ay isang misyon. At ang isang misyon na yon, bagamat mahirap maunawaan ang tatlong persona sa iisang Diyos, pero hindi naman nagkulang. Hindi naman nagkulang ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang Ama, ang pagpapakilala niya ng kanyang sarili sa ating lahat, at ang pagbibigay niya pa ng Espiritu Santo upang magkaroon ng kapunuan ang lahat at makilala natin ang tatlong persona na to sa iisang Diyos. Kaya ano ang dapat gawin kung sila ay isang perfect community, nagkakaisang diwa? Kagaya ng sinasabi ko sa banal na misa, sa iyong pagtanggap ng kanyang katawan sa anyo ng tinapay, ang tawag doon ay communion. Sa English, communion. Ang pagtatagpo. Ang pag-iisa. At sana, kapag tinatanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo sa anyo ng tinapay sa sakripisyo na ito, sana, totoong may union. Sa salitang communion, ay may salitang union.
ikaw at ang Panginoon ay magtatagpo. At kapag nagtagpo ito, kayo ay nagiging isa. At kung natanggap mo siya, natanggap mo na rin ang Ama. Sa tulong ng Espiritu Santo, ikaw ay pahayuin. Kaya nga, ang salitang communion, mga kapatid, ay kung sila ay perfect community, tayo rin ay tinatawagan. Bagamat mga imperfect, bagamat hindi ganap sa isang community, sabi nga sa salitang yon, may isang common unity. Mula sa pagtanggap sa Kanya na meron ka ng union, nagiging isa, at sa paghayo sa'yo, hindi ka lang nag-iisa, kundi mayroon kang kasama. At ang kasama na yon ay magtutulong upang magkaroon ng unity, ng pagkakaisa. Kaya mga kapatid, kung titignan po natin, iisang Diyos, tatlong persona, sabi po, the Holy Trinity creates, saves, sanctifies. At sana, yun yung ating tuluyang natatanggap kapag nagdarasal tayo at sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pag-aantanda ng krus, kinikilala natin ang kaisahan nito sa diwa, sa isip, sa pagkatao. Isang pagtatagpo tungo sa pagkakaisa. Isang pagtatagpo tungo sa pagmamahalan. Isang paghayo, kalakip ng misyon. Isama ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo sa pang-araw-araw na buhay mo. Kahit hindi mo siya nakita, alam ko na patuloy magpapadama ang tatlong yan sa diwa ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, sa diwa ng pag-ibig, ating tunghayan ang totoong misyon, ang totoong paghayo, nakalakip ang tatlong persona sa iisang Diyos sa buhay nating ito. Sumasampalataya ako, langit at lupa. Sumasampalataya ako, langit at lupa.
minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng buong pananalig sa Panginoon, ang Diyos ng pagkakaisa, pag-ibig at kaluwalhatian. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga pari ng simbahan ay maging isa sa mahiwagang misteryo ng banal na Santatlo, manalangin tayo. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga Katoliko ay laging magsama-sama sa misa, ang sakramento ng pag-ibig at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga Kristiyano ay magibigan bilang katibayang iisa lang ang Kristong pinili at sinugo ng Diyos sa sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang ang mga aba at mga nagdurusa ay laging umasa sa kalwalatian ng Ama dahil sa Espiritong nasa puso nila, manalangin tayo. Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming mapagmahal, kami ay nagagalak sa iyong pag-ibig sa amin tulad ng sa iyong bugtong na anak, sapagkat ibinuhos mo sa aming mga puso ang espiritu ng pag-ibig ninyong dalawa magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Banyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami magpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ang lakas loob po nating ipahayag. Oh,
kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all po. Dito ang ating Panginoong Jesucristo, sa diwa ng pagmamahala ng Ama at ng Espiritu Santo, tayo ay nakakaisa sa biyaya at grasya ng pagmamahal. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabang nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsambahan ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona sa iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito'y naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa at naialay na humayo kayo taglayin ang pagmamahal at pagkakaisa na nagmumula sa banal na sangtatlo. Salamat sa Diyos.